So yun mga kamads, pag-usapan natin ang auto sensor. Ano ang purpose nito at paano ma-check kung ayos pa o ayos na. Siyempre, bago ang lahat, intro naman natin. Magandang umaga, tanghali, hapon, ubi. Ano mang oras mo ang pinaparod to, ako pala si Mong ng MojiWorks. Ayos! Auto sensor kasi isang main purpose nito is nagbibigay ito ng parang ito yung ilong. Detect niya kung overgas yung ating makina or lean yung ating mga makina para makompensate yung gasolina na pinapasok na injector. Bali, ito yung magsasabi sa mismong ECU na sasabihin ko niya yung overgas. Uy, ECU, overgas po tayo. Lumalabas din sa pipe, masakit na sa ilong. Babaan mo naman ng bigay mo sa injector. Kaya magbabawas siya sa injector. Other way around is kabaliktaran lang naman nun. Kapag lean naman siya, magdadagdag naman ito ng gasolina. Yun ang purpose ni auto sensor. Ngayon, paano naman pag sira ito? Ano bang mga causes niya? Ang pwede niyong maramdaman kung sira ang auto sensor is sluggish yung takbo, nagbabag siya, at hindi mo ma-full rev. Kung na-check niyo na yung TPS, yung injector, at okay sila, is next step is i-check na din yung sensor o yung auto sensor kasi pwedeng yan yung nagbibigay ng maling value sa ECU kaya nawawala ito sa tono. Kaya, ayan, check nyo. Panoorin nyo tong video na to, yung pagkagawa namin. O pagkagawa ko dito sa MIUI 125. Okay, mga mods. Ang issue nito is para siyang natanggalan ng socket ng TPS switch is kapag i-rev mo is pupugak-pugak. Pero okay naman yung value ng mismong TPS niya sa kayong parameter niyan. Ngayon, nag-check ko yung injector. Check natin yung sa may injector cleaner natin. Is yung pilintik niya. Ngayon, ang question lang dito is mukhang hindi niya na-detect yung sa auto sensor. Bakit? Kasi kung titignan natin sa EFR natin, is overgas na siya. Check natin ha. Check ko siya ng around 2%. Ayan. Kung pakinggan niyo yung makina, overgas siya. Makamatay yan. Ngayon, yun lang naman yung pinaka-issue niya. Ngayon, chinect natin. Never nagbabago yung kanyang AFR dito. Kung titignan natin, tumatas din yung temp sensor niya, which is okay siya. Pero yung AFR dito, hindi man lang nagbibigay ng value. Steady, 16.5. Pasa natin. Kung mapapansin nyo, medyo palyado. Tignan natin sa number 2, hindi ko pa ginagalaw. Ayan. Tumaas siya. Pero tignan nyo yung EFR niya. Steady. Ngayon, nirefresh ko na, inulit ko, then open up again. Same. Ngayon, ang pula natin dito is puno ng carbon yung kanyang auto sensor, which is nandito. Ito. Patunayan muna natin na hindi natin ginalaw yung mismong fuel matting. Makita lang natin. Dun sa mismong idle, ah. Sa idle, ayan. Yan yung reading, ah. Nasa map number 1 tayo. Ito yung reading. Ayan. Tignan nyo yung 3.9, 3.7, 3.3, 3.05. Wala tayong babaguhin dyan. Tapos, ayan, subukan natin. Linisan mo natin ito. Manually ito, manually. Check ko para ako sakali is kung may ganitong issue sa inyo, is magaya nyo. O alam nyo yung gagawin. Ngayon, subukan natin tanggalin to, then silipin natin. Visual check natin. Kung puno ng carbon, subukan natin pakpakin at linisan. Ngayon, subukan natin siyang linisan. At tapos, babad natin siya sa yun, panlinis ng... Ito, pagkita ko sa inyo ano yan. Ayan, check natin yung auto sensor. Ayan. Kasi, in time, kapag lalo na kapag matagal, is nagka-carbon deposit po itong ano, sensor. Yun yung reason, kaya hindi siya nakaka-read ng value sa kanyang sensor.
kaya nagkakaroon ng palya minsan. Ngayon, as you can see, ayan, layo natin ng konti para makita, is nabakbak na yung pinakadumi. Ngayon, brush na lang natin ng bagya, konti. Huwag steel brush ang gamitin nito. Either toothbrush or copper brush para matanggal ng todo yung mga ibang dumi nito. Tapos i-check natin kung makaka-read na siya ng value sa kanyang auto sensor. So ito na mga kabodsen. So we can see, ito, kita na yung parang puti sa pinaka-gitna niya. Yan po yung nagde-detect o yung pinaka-sensor niya. Tapos natanggal na rin yung mga carbon. Yan. Ano yung ginawa ko dito? Brinash ko lang siya, tapos pinover natin para matanggal yung tubig-tubig. Ito. Ayan, check na natin. Kabit muna natin kasi kanina, steady lang siya sa 16. Tignan natin kung babalik siya sa pinakatono niya. Kasi natono na natin to pero namamalya siya. Ayan, sabi ko nga, chinek natin yung TPS niya. Ayan, bago naman TPS. Nakakabit naman siya. As chinek din naman natin yung injector niya. Nalinisan na rin natin yung injector niya. All goods naman, kahit papaano. Ito pa rin yung pinaka main na titignan natin kung kamusta naman siya. Kabit muna natin. Pakita ko lang na alalahan ninyo yung sinabi ko kanina. Yung mapping niya is hindi natin ginalaw. Okay? Ito pa rin yung reading niya, 16.5. Tapos yung reading na sinabi ko sa idle is 3.9, 3.7, 3.3, 3.05. Okay, start natin. Ayan. Ayan, nag-iiba. Nag-re-read siya, ayan. Bumababa. Okay? Tapos tignan niya dito. Same pa rin yan. Hindi natin iniba yung mismong fuel mapping. Kasi once na nag-iba tayo ng value dito, syempre may iba din yung pinaka-EFR niya. Ngayon, yan, 15.2 na. Painitin at painitin lang natin. Kasi as you can see kanina, yung unang video, kahit mainit yung makina, wala pa rin pinagbago. Ito. Tawa natin. Kaya nire-require namin ng bang sensor para mas wide yung reading at may tono natin yung pinaka-ECU nyo. Ang ECU niya. Yung ECU niya is yung Beats Bike 24 pin Mio M3. Kita nyo? Kanina, hindi siya mairep ng ganon yung mga palya. Konti lang yan. Laki ng factor ng auto sensor lang. So, ngayon, same pa rin yan, ha? Ayan, oh. Kabods, paano naman natin malalaman kung okay pa o ayos pa ang ating mga auto sensor kung wala naman tayong diagnostic tools o naka-stock pa yung ating ECU? Gagamit tayo, ang kailangan natin gamitin dyan ay ang multimeter o multi-tester gamit ang reading ng volt. Okay? Kabods, para ma-check natin ang auto sensor, ito, is kung papansin nyo, meron siyang isang wire lang yan. Bali, itong kulay blue na to, itong isang wire na to, is automatically, ito yung positive trigger niya o ito yung positive probe sa mismo multi-tester natin check. Tapos yung ground niya is ito na. Or pwede nyo dikit sa ground sa battery, yung negative, or sa mismong chassis. Saan lang natin tandaan ng ayos na ayos pa na auto sensor is dapat nagre-range siya ng 300 millivolt to over 800 millivolt or 0.3 volt to over 0.8 volt. Yun yung ayos na ayos pa na auto sensor. Yung mga mods, tandaan din na kailangan mainit itong auto sensor. Kailangan natin painitin muna natin yung makina para pumasok ito sa closed loop. Ma-detect nyo yung voltage sa kanyang auto sensor para makuha nyo yung tamang voltage reading niya. Kailangan munang mainit ito.
Ano naman kapag sira na yung auto sensor? Paano natin madedetect kung sira na tong auto sensor? As you can see, pinakita ko sa Pittsburgh ECU is stable yung reading niya at hindi na babago. Okay, makikita nyo kapag yung sa reading sa voltage, hindi na siya nagfa-fluctuate o nag-stay na lang siya sa 0.45 volt o wala na talaga ang galaw at hindi nagfa-fluctuate. Once na hindi nagfa-fluctuate ang ating auto sensor, is it means sira na ito. Other hand, kung mataas naman yung voltage na nakukuha nyo dito sa auto sensor, which is 55 pataas, ibig sabihin either rich mixture yung mismong auto sensor o madaming gasolinang binubuga ni injector. Or minsan is flag or madumi or puno ng carbon yung ating auto sensor. Kaya kailangan din natin ito linisan paminsan-minsan lalo kapag matagal na yung ating mga motor. Kasi nababago yung reading nito at namamali yung bato ni ECU na value gasolina ipapasok niya sa injector. Ang kabaliktarin naman nun is lean. Paano naman natin ma-detect kung lean yung reading ng auto sensor? Once na mas mababa sa 0.35 volts ang binabato ng auto sensor, ibig sabihin yan lean or kokonting gasolina pumapasok at madaming hangin na pumapasok. Yan yung iniiwasan natin lalo na kapag tuning natin o nagtutune tayo ng ECU. Paano naman natin talaga mapapatunayan kung sira na talaga yung auto sensor? Kailangan niya lang i-revolution niya ng todo. Kung hindi talaga nababago yung mismong value niya, ibig sabihin sira na ito at hindi na ayos. Kaya ayos! Ayan, kailangan natin palitan kung sakaling ganun. Kaya napakalaking bagay na meron tayong AFR reader para at bang, yung sinabi ko nga, para maitono niya na maayos at ma-detect niya yung tamang mixture na itotono niya sa ECU para maibato niya sa injector. Kung ano yung mamap nyo, ano yung ilalagay nyong mapping sa mismong gas mapping niya, yun yung ibabato naman niya sa injector para makuha natin yung pinaka-tamang-tama o pinaka-optimal na sunog ng ating mga makina. O sunog ng spark plug pala. O pinaka-the best na takbo na ng ating mga makina. Ngayon, ikabit ko muna to, tapos papakita ko sa inyo kung paano i-check tong auto sensor. So ayan, nakabit na natin yung auto sensor. Kailangan nyo lang din ng pin. Ayan. Tutusok nyo yan dito kasi ito yung magiging positive niya. Tapos, either ilagay nyo sa negative ground o sa battery or ilagay nyo sa chassis yung mismong negative probe niya. Ngayon, isa-set natin yung digital meter natin into DC. Eto, DC. Ayan, DC. Or, iset nyo sa 0.2 volt kung sakali. So, ayan. As you can see dito sa AFR, eto, dito sa bang sensor niya, is reading niya, eto, volt, nasa voltage tayo ah. Kasi pwede naman siya sa kamali na EFR. This is ito, 14.2, di ba? Pero kapag, ayan, sa voltage natin, 1.45, as you can see. Okay, paano yung checking natin dito? Sabi ko nga, kailangan nyo napainit, pero ito, hindi ko pa ito napapainit. Basta ganito yung gagawin nyo. Itong positive is always lagay nyo lang dyan. Then, yung negative naman is sa chassis or sa negative ng battery. Lagay natin dito. Ngayon, kapag pinandar natin, for example, pinandar natin, dapat ang reading nito, makikita nyo, yan, mababa yung reading nyan. Ibig sabihin yan, lean. Okay? Kapag uminit na yan, is papasok naman na yan sa 0.3, na kailangan natin 0.3 to 0.8 volt. Or 300 millivolt to 800 millivolt. Yun yung tamang reading nito, dapat nagfa-fluctuate siya. Once na hindi siya nagfa-fluctuate, yung nag-iba yung value, ibig sabihin, sira na yung ating sensors. Or kapag, sabi ko nga, ulitin natin, kapag mataas naman yung value niya, ibig sabihin rich. Kapag mababa naman yung value niya, ibig sabihin lean. Check natin. Maya-maya, kung mag-iba yung value. Siyempre, wala pang paandar, hindi pa siya napapaandar. As you can see, 26 degree. Kaya, tapos malamig pa dito, maulan. Ayan. Check natin kapag naayos natin yung auto sensor. Meron din tendency na pwedeng bumalik sa dati. Kaya double check natin pa ulit-ulit. Tapos para mapatunayan natin na okay na, o ayos na, o ayos at kailangan natin talagang palitan. Okay? Same pa rin yan. 26 degree. Start. Nababago na. Check natin dito. Ayun, nag-iba na nga. Diba natin 16.5? Ayan, yun ang reading niya. Eto.
tumataas na din yung kanyang temperature at nag-iba na rin yung auto sensor niya. Medyo delay lang yung mismo sa mismong app, kaya ang ginagamit natin talaga yung EFR. Kaya kailangan natin dapat may bang sensor kapag pinatono natin. Ngayon, check naman natin yung mismong voltage. Subukan natin. Saan ang mawakan ko? Wala kasi sila ngayon eh. Siya, diba? Sabi ko kanina 0.3 to 0.8 volt. Ayan, nasa 0.7 siya. All goods. Ayan, check naman natin ito habang umiinit na ngayon. Kanina 15, as you can see. Ayan, nag-iiba na siya. Unti-unti. Ayan, 14.8. So ayan, patayin na muna natin. Tapos sunod dito is ayusin natin yung tuning niya. Re-retune na natin. Check lang natin yung mga sensors. Kailangan dapat lahat nito, mga sensor nito, is gumagana para makakuha natin yung pinakatamang tono nito o mga value. Kasi kapag may isang sensor dyan na hindi gumagana, is may iba lahat ng mga tono na gagawin natin dito. And so yun mga kamad, sana may natutunan kayo kahit papano. Huwag sana makalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more updates of MojiWorks. Tandaan, respeto sa nauna, suporta sa kasabayan at tulungan ng baguhan. Hanggang sa muli, paalam, ayos!